Magandang araw mga ka-siren. Kayo'y nakikinig sa Siren Radio. Kasama si narrator, Miss Len. Tunghaya natin ang kilig na hatid ni Nisandro at Hayes sa kwentong isinulat ni Catherine Olivares. Good morning, ma'am. I'm Hayes Tuazon. The agency you contacted seeking for a personal nurse for your son sent me here. Nahangiting ani ni Hayes sa matandang ginang sa kanyang harapan. Kinakabahan man ay pilit iyong itinatago ni Hayes. Kailangan niyang magpakitang gilas ngayon dahil kung hindi pa siya matatanggap sa trabahong ito na gusto niyang pasukan, ay tiyak na gutom ang aabutin niya at ng kanyang pamilya sa mga susunod na araw. Tapos magbabayad pa siya ng tuition fee ng bunso niyang kapatid. Malapit na rin ang end of the month, meaning magbabayad na naman siya ng mga bills nila at kailangan na rin niyang mag-grocery. Kung hindi pa siya makakakuha ng trabaho ngayon, tiyak na madadagdagan na naman ang pinagkakautangan niya. The horror! You look so young, Miss Tuazon. Ilang taon ka na ba? Tanong nito sa kanya. Nangunot ang noo ni Hayes. Hindi ba nito nabasa ang resume niya? Mukhang napansin ng matandang ginang ang pagkunot sa kanyang sagot dahil bigla itong napangiti. I'm sorry, Miss Tuazon. I was so busy handling my company. Kaya hindi ko na nabasa ang pinasamang resume at isa pa, may tiwala naman ako sa agency na pinanggalingan mo. Hayes na lang pong itawag niyo sa akin, ma'am. 24 years old na po ako at fresh graduate sa kursong nursing. Tugon ng dalaga. Tumango si Mrs. Delavine. My son, the one you will be taking care of, is 30 years old now. Panimula ng ginag. Napamulagat si Hayes. Hindi niya expected na matanda na pala ang aalagaan niyang pasyente. Akala naman niya'y bata pa ito. You see, my son has been in the dark since his fiancé and their unborn child died because of a car accident. Wala naman na may gusto sa nangyari. Iyon nga lang, paulit-ulit at palaging sinisisi ng anak ko ang kanyang sarili. The tragedy 3 years ago made my son broken, beyond repair, and I want you to help him to ease the pain. Handa akong doblehin ang ibabayad ko sa iyo, basta matulungan mo lang ako. Napatango-tango si Hayes. Mahirap ang kailangan niyang gawin at hindi alam ng dalaga kung makakaya ba niya ang ipinapagawa ng matandang ginang. Ngunit dahil sa perang makukuha niya, challenge accepted. No problem, ma'am. Ako na pong bahala sa anak mo. Tutulungan ko po siyang makamove on sa abot ng makakaya ko. Nakangiting tugon niya. Mukha namang nakahinga ng maluwag si Mrs. Delavine at napapalakpak pa ito sa tuwa. Nangunot ang noo ni Hayes. Ngunit hindi na lamang niya pinansin. Eyes on the prize, Hayes. Kailangan mo ng pera, kaya kahit maghirap ka man sa trabaho, ay kayanin mo. Pinanood lamang ni Hayes si Mrs. Delavine nang makita niyang mahinahalungkat ito sa drawer. Maya-maya lang ay iniabot nito sa kanya ang isang folder. Nang tanggapin at buksan niya iyon, ay halos mapasinghap siya nang makita ang kontratang naka-attach doon. Hindi mo kailangan magmadali sa pagpirma ng kontrata. Maaari mong iuwi yan sa inyo para mabasa mo ng maayos. Mabilis na iniskan ni Hayes ang nilalaman ng kontrata at ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makitang may advance payment siyang matatanggap na 50,000 pesos once pirmahan niya ang kontrata. Tila nagniningning ang kanyang mga mata. Dali-daling nang hingi siya ng ballpen kay Mrs. Delavine at saka nilagdaan ang kontrata. Jackpot! May pangkain na sila ng kanyang pamilya sa mga susunod na araw. Matapos mapirmahan ang kontrata, ibinalik na niya iyon sa ginang. Iniabot naman ito sa kanya ang cheque na naglalaman ng 50,000 pesos. Sa tanang buhay niya ngayon lang siya nakahawak ng ganoon kalaking pera. Matitreat na niya ang kanyang pamilya sa masarap na restaurant at maipapagrocery niya pa ang kanyang pamilya nang hindi iniisip kung kakasya pa ba ang pera nila.
Iyon pa naman ang matagal na niyang pangarap na ipalasap sa mga magulang. "So, when are you moving in here with us?" tanong ni Mrs. De Levine. Nakita niya kanina nakasama ang pagtira niya sa bahay ng mga ito sa kontratang pinirmahan niya. Pwede na po akong lumipat bukas. Sa ngayon po ay magpapaalam muna ako sa aking pamilya." "Okay, take your time. Pero bago ka umuwi, ipapakilala na muna kita sa anak ko. Sana, habaan mo ang pasensya mo sa kanya, ha?" Tumango si Hayes. "Huwag po kayong mag-alala dahil gagawin ko pong lahat para magawa ko ng maayos ang trabaho ko. Hindi po kayo magsisisi na ako po ang kinuha at napili nyo na maging personal nurse ng anak nyo." Ilang sandali pa silang nag-usap ng ginang bago siya nito yayain na pumunta sa garden. Ang laki-laki ng mansion ng mga De Levine at natatakot si Hayes na baka mawala siya sa sobrang lawak niyon. Nang makarating sa garden, kaagad na nakita ni Hayes ang nag-iisang tao na naroon. Siya na siguro ang aalagaan niya. "Sinong nandyan?" Halos mapalundag si Hayes nang marinig ang tila kulog at barito ng boses ng binata. Hayes' lips parted when she saw the man comfortably sitting in his wheelchair. Kahit na nakaupo ang binata sa wheelchair, ay hindi naman iyon nakabawas sa kagwapuhang taglay nito. The man is so beautiful. Asul na asul ang mata nito, ngunit kapansin-pansin din ang kawalan ng paningin nito. Matangos ang kanyang ilong at mamula-mula ang kanyang mga labi. Malaki rin ang pangangatawan nito at natitiyak niyang kahit na natatakluban ng puting polo shirt ang katawan nito ay may mga abs ang binata. Halatang halata naman sa laki ng katawan nito. Katawan pa lamang, ulam na. Nakagat ni Hayes ang kanyang pangibabang labi. "Diyos ko, Hayes, siyang bago mong amo. Kung nais mong magtagal sa trabaho, ay tigilan mong kakaisip ng ganyan." "It's me, son. Kasama ko ang bagong personal nurse mo. Please, magbait ka na sa kanya at hindi ko alam kung saan pa ako kukuha nang ipapalit sa kanya kung aalis na naman siya." Ani Mrs. De Levine. "I told you, ma. Hindi ko kailangan ng personal nurse. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Paalisin mo na lamang siya." Sagot ng binata. "Akala mo ba gusto ko din ito, anak? Nandito ako na iyong ina. Imbis na akong mag-alaga sa'yo, ay kailangan ko pang mag-hire ng ibang tao para gawin iyon para sa akin. Hindi ko kayang bantayan ka 24/7 dahil alam mo naman na may pinatatakbo pa akong kumpanya." Natahimik ang binata. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Mrs. De Levine. Dahilan para balingan niya ang matandang ginang. Nakita niya ang pangingilid ng mga luha sa mga mata nito. Mukhang hindi lang basta-basta ang pinagdadaanan ng mga ito. "This is Hayes Tuazon. She is 24 years old and just graduated nursing recently. I hope you'll be nicer and kinder towards her, son." "It depends, mama. Kung katanga-tanga yung nakuha mong nurse, baka matulad lang siya sa mga naon na mong kinuha para mag-alaga sa akin." Malamig na tugon ng binata. Napasinghap si Hayes. Kaysama naman ang ugali ng hudyo na to. Gwapo sana, ang pangit lang ng ugali. May katotohanan din pala ang sabi-sabi nila na walang perpektong tao. "Focus tayo sa pera, Hayes." "Huwag kang mag-alala, Mr. De Levine. Dahil natitiyak kong magagawa ko ng maayos ang trabaho ko bilang personal nurse mo. Hindi ko hahayaan na magsisi ang iyong ina sa pagkuha niya sa akin bilang empleyado niya." "We will see about that, Miss Wazon. Siguraduhin mo lang nakakayanin mong magtagal, ha? Mahirap pa naman magsalita nang tapos." "That's enough, Nisandro. Stop scaring your nurse." Saway ni Mrs. De Levine sa anak nitong kalahi pa yata ni Lucifer. Pagkatapos ay binalingan siya nito. "You can go home now, Hayes. Bumalik ka na lamang bukas ng umaga," she added. Tumago si Hayes at saka nagpaalam na sa matandang ginang.
Para naman hindi siya magbukang suplada, nagpaalam na rin siya sa binata, kahit labag na labag sa kanyang loob. Pagkauwing pagkauwi ni Hay sa kanilang bahay, masayang ibinalita niya sa mga magulang ang trabaho na kanyang napasukan. Tuwang-tuwa rin ang mga ito nang ipakita niya ang tsyeke na may nakalagay na 50,000 pesos. Mabilis na umungot ang kanyang ina na mag-grocery raw sila, habang ang kanyang ama naman ay nanghingi ng 2,000 para may pantaya sa sabong mamaya. Matapos ipag-grocery ni Hayes ang kanyang pamilya, ay niyaya niya ang mga ito na umuwi na. Kailangan niya pa rin kasing maghanda para sa pagtira niya sa mga Delavine simula bukas. Basta, araw-araw kang tatawag ha? Kung may problema ka sa trabaho, kaagad mong sabihin sa amin ng papa mo. Bili ng kanyang ina. Sama-sama silang kumakain sa kanilang living room. Nakapatong sa maliit na center table ang lechong manok at ube halaya na binili para sa hapunan. Habang kumakain, ay pinapanood din nila ang kanilang paboritong panoorin na Korean drama. Magmuding hahayaan na magkasakit ka ha? Masyado ka pa namang sakitin. Dagdag pa ng kanyang ina. Ang overacting mo, mama. Magtatrabaho lang si Ate Hay sa kabilang bayan. Hindi naman siya mangingibang bansa eh. Ani Kael, ang bunsong na laking kapatid ni Hayes. Mabuti pa, kumain na tayo. Hindi natin alam kung kailan ulit tayo makakapag-ulam ng lechong manok, kaya sulitin na natin. Sabi naman ng papa ni Hayes. Sa gabing iyon ay walang ibang ginawa ang pamilya ni Hayes kundi ang magsaya at magbonding. Kahit sa kabilang bayan lang naman ang trabaho niya, ay natitiyak niyang mamimiss niya ang kanyang pamilya at ang mga ganitong bonding nila. Sa kakulitan din ng kanyang ina, kahit na may kanya-kanya naman silang kwarto na matutulugan, ay roon ito sa living room na isipang matulog para tabi-tabi raw sila. Tuloy kinabukasan, tanghali na nang nagising si Hayes. Madaling-madali na ang kilos niya papunta sa trabaho. Isang malaking luggage ang dala niya na naglalaman ng mga damit niya at isang itim na malaking backpack na pinaglalagyan naman niya ng mga essentials niya. Ayoko ngang kumain. Bakit ba pinipilit niyo ako? Lumayas ka sa kwarto ko, Hayes, kung ayaw mong masaktan. Bulyaw na ni Sandro sa kanya. Kasunod ng pagbulyaw sa kanya ng binata ay ang pagtulak din ito sa kanya at dahil bitbit niya ang tray na naglalaman ng mga pagkain ng binata, maging iyon ay natapon rin. Pagkarating na pagkarating ni Hayes sa mansyon ng mga Delavine, ay iyon kaagad ang unang utos na pinagawa sa kanya ni Mrs. Delavine. Napamulagat si Hayes sa tinura ng binata at sa kamalalim na napabuntong hininga nang makita ang tapon-tapon na pagkain sa kanyang harapan. May ilang butil din ang kanin na napunta sa kanyang damit. Pilit na pinakalma ng dalaga ang kanyang sarili upang hindi pagsabihan ang binata sa ginawa nitong pag-aaksaya ng pagkain. Maari naman siyang bulyawan na lang, pero bakit kailangan pa nitong itapon ang pagkain? Alam niyang mayaman ang binata at ang pamilya nito, pero hindi naman dahilan iyon para mag-aksaya na lang, lalo na at pagkain pa ang tinapon ni Nisandro. Ang dami-daming nagugutom ngayon, pero heto ang masungit niyang amo, ayaw kumain at itinapon lang ang pagkain. Bago pa man mapulot ni Hayes ang mga bubog galing sa nabasag na plato at baso, ay bumukas na ang pinto ng kwarto ni Nisandro at umasok ang ina ng binata, kasama ang isang katulong. Inutusan ni Mrs. Delavine ang katulong upang linisin ang kalat na ginawa ng sarili nitong anak. I know this is hard for you, anak, pero sana naman huwag mong ganyanin na nag-aalaga sa'yo. Pakiusap ng ina ni Nisandro sa kanya. Inihire ko si Hayes bilang personal na nurse mo. Iyon lang, wala nang iba. Kaya pakiusap, ayusin mo ang pakikitungo mo sa kanya. Ma, please, umalis na lang muna kayo. Gusto ko mapag-isa. Ani ni Sandro. Narinig ni Hayes ang malalim na pagbuntong hininga ni Mrs. Delavine bago siya nito sinenyasan na umalis na sila sa kwarto ng binata.
Habang naglalakad sila ni Mrs. Delavine palabas ng kwarto ni Nisandro, panay ang pag-iisip ni Hayes kung paano niya matutulungan ang kanyang pasyente. She wants to help him so bad. Ngunit, paano niya bang matutulungan ang binata kung ito na mismo ang may ayaw sa tulong na ibibigay niya? Kung hindi lang talaga siya nangangailangan ng pera, ay hindi siya magtitiis ng ganito. Kaya pala may advance payment na 50,000 ay para pala mahiya siyang lumaya sa kabila ng kagaspangan ng pag-uugali ni Nisandro. Nang makalabas sila sa kwarto ng binata, paulit-ulit na humingi ng tawad si Mrs. Delavine kay Hayes. Panay naman ang sabi ng dalaga na walang problema iyon sa kanya, kahit na sa kaloob-looban niya'y nagingit-ngit na siya sa galit. Sana ay habaan mo pa ang pasensya mo kay Senyorito Nisandro. Ganoon namang iyon ngayon dahil sa mga pinagdaanan niya noon. Pero mabait naman siya, sabi ni Manang Flora. Napanguso si Hayes. Nagtataka siya kung paanong nasasabi ni Manang Flora na mabait si Nisandro Delavine. Imposible yun ano? Hindi siya naniniwala. Kahapon nga lang kung ano-anong masasakit na salita na ang ibinigay nito sa kanya. Mas lalo naman ngayon na unang araw niya sa trabaho. Kung hindi lang talaga kailangan ni Hayes ng pera para sa kanyang pamilya, ay nako, baka nasampulan na niya si Nisandro. Our therapy sessions are done now, Mr. Delavine. Nagawa ko na ang parte ko bilang doktor mo. Ang tuluyang paghilom ng mga sugat mo mula sa iyong nakaraan ay nakasalalay na lamang sa iyo. Ani Doktora Jimenez, ang psychiatrist na tumutulong kay Nisandro upang tuluyan na niyang maisara ang kanyang madilim na nakaraan. Tumango ang binata, tulad sa kanyang inaasahan, kahit na si Dr. Jimenez, ang pinakamagaling na psychiatrist sa bansa, ay wala pa rin itong nagawa upang maghilom siya. Well, he can't blame her. Only Martha, his fiancé, and their unborn child, being alive could mend his broken heart. Were you taking your medicines religiously, Mr. Delavine? Tanong nito sa kanya. Pagkatapos ay binalingan nito si Hayes sa kanyang likuran. Naiinom niya ba sa tamang oras ang mga gamot niya? Palagi ko naman po siyang nire-remind sa pag-inom ng gamot niya. Iyon nga lang po, minsan, hindi niya naiinom on time. Sagot ni Hayes. Isang linggo nang nagtatrabaho sa kanilang pamilya ang dalaga. Ilang beses na niya itong nasigawan at paulit-ulit ding ipinagtatabuyan. Ngunit sadyang matigas talaga ang ulo nito. Hindi paawat. Tumango si Doktora Jimenez. Pakiusap, kung kaya naman ninyong ipainom sa kanya ang gamot sa tamang oras ay gawin ninyo. Sure po, Doktora. Ako na pong bahala. Sagot ng dalaga. Hindi na rin sila nagtagal sa klinik ni Doktora Jimenez. Sakay sa kanyang wheelchair, tumulak na palabas si Nisandro. Kahit walang nakikita, ay lakas loob pa rin siyang umalis. Hindi na niya hinintay ang kasamang personal nurse dahil nawala na siya sa mood. Ngunit ano pa nga bang bago roon? Palagi naman siyang wala sa mood, lalo na nitong nakaraang 3 taon. Bago pa man makalayo si Nisandro, naramdaman niya nang itinulak ni Hazel ang wheelchair niya. 3 dark fucking years had passed since her beloved fiancé and their unborn child died. But the pain still lingers in his heart and soul. Kahit na anong gawin niyang paglimot, hindi niya magawa. Paano nga ba niya kakalimutan ang kanyang mag-ina kung hanggang sa panaginip ang mga ito pa rin ang laman? Matagal na niyang gustong bigyan ng panibagong pagkakataon ng sarili at sundin ang ipinapayo ng kanyang doktor. Ngunit palaging may pumipigil sa kanya na gawin iyon. Hindi niya kayang bigyan ng pangalawang pagkakataon ng sarili. Dahil hanggang ngayon, daladala pa rin niya ang guilt sa pagkamatay ng kanyang mag-ina. Sa huli, magagalit lamang siya sa sarili kung bakit naisip niyang kalimutan ang mag-ina. Hindi niya maaaring kalimutan ang mga ito dahil siya ang dahilan kung bakit wala na ang mag-ina niya ngayon at nararapat lamang
na habang buhay niyang pasanin ang bigat na dulot ni Yorn. Hindi nga siya namatay sa car accident 3 years ago. Pero sobra-sobra din naman ang dinaranas niyang paghihirap ngayon. Araw-araw siyang binabalik-balikan at sinisingil ng nakaraan. Gabi-gabi siyang dinadalaw ng mag-ina niya sa panaginip. At panghuli ay nawalan pa siya ng paningin. Wala nang natitirang dahilan para mabuhay pa siya. Kung hindi lang dahil sa ina at mga kapatid niya, baka matagal na rin siyang wala sa mundong ito. Kumusta? May progress ba daw, Hayes? Sunod-sunod na tanong ng ina ni Nisandro nang makauwi na sila. Umiling lamang si Nisandro at minaniobra ang kanyang wheelchair papunta sa sariling silid. Sa ilang taon nitong walang paningin, ay nakabisado na nito ang daan papunta sa kanyang silid. Rinig ni Hayes ang malalim na pagbuntong hininga ni Mrs. Delavin habang pinapanood ang papalayong bulto ng anak. Hindi tuloy maiwasan ni Hayes na mag-alala sa kanyang binabantayang pasyente. Sino ba naman ang hindi mag-aalala kay Nisandro Delavin kung sobra-sobra ang paghihirap na dinaranas nito ngayon? Noong unang araw pa lamang niya bilang private nurse ng binata, ay ipinatikim kaagad nito sa kanya ang kalupitan nito. Halos sumuko na siya sa sakit nitong magsalita. Ngunit nang malaman niya mula sa ina nito ang rason kung bakit ganoon na lamang katindi ang galit nito sa mundo, ay wala na siyang ibang maramdaman para dito, kung hindi awa. Matapos malaman ang pinagdadaanan ng binata, nangako siyang tutulungan niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lamang kabilis ang naging desisyon niya sa pagtulong sa binata. Kaya heto siya ngayon, kahit ilang beses na siyang nabulyawan at pinagtutulakan ni Nisandro, ay nanatili pa rin siya bilang private nurse nito. Ang sakit-sakit na, Hayes. Hindi ko alam kung paano ko maibabalik sa dati niyang sarili ang anak ko. Miss na miss ko ng dating ni Sandro. Naiiyak na ani ni Mrs. Delavin. Lumapit si Hayes sa ginang at marahan itong tinapik-tapik sa balikat. Gusto ko din pong sanang tulungan si Sir. Pero wala pa po tayong magagawa kung siya mismo ay ayaw tulungan ang kanyang sarili. Sagot ng dalaga. Naiyak na lamang ang ginang at mukhang naubusan na talaga ng pag-asa na muling magbabalik sa dati ang anak nitong nababalot ng lungkot, sakit at pighati ngayon. Maya-maya lamang, nagpaalam na rin sa kanya ang ginang na papasok na sa trabaho. Si Hayes naman ay pumunta na sa kitchen para kuhanin ang lunch ng kanyang masungit na amo. Ngayon palang iniisip na niya kung paano mauuto ang binata para kumain ng lunch. Napapikit na lamang si Hayes at saka binuhat ang bed tray na may lamang pagkain ni Nisandro. Nang makapasok sa kwarto ng binata, ay halos manginig si Hayes sa sobrang lamig. Hindi nang iyon ang problema niya. Napakadilim din ang kwarto nito at wala siyang makita. Marahang kinapa ni Hayes ang switch ng ilaw na nasa dingding. Ilang segundong kapaan din bago siya nagtagumpay na mahanap ang ilaw. Lunchtime na po, Sir Nisandro. Dinala ko na po dito ang pagkain mo. Ani Hayes. Lumingalinga ang dalaga. Hinahanap ang kanyang masungit na amo. Ngunit kahit saang parte ng kwarto ay hindi niya ito makita. Nasaan na kaya yun? Akmang lalabas na ng kwarto si Hayes nang biglang bumukas ang pinto sa bathroom at lumabas mula roon ang topless na si Nisandro. May tumutulo pang tubig mula sa buhok nito at tanging isang puting towel lamang ang nakatapis sa pang-ibabang katawan ng binata. Halos mapanganga si Hayes na ma-realize kung gaano kahat ang kanyang mas... Ano ba itong naiisip niya? Hindi niya pwedeng pagnasaan ang kanyang amo. Erase, erase! What are you doing here? Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag kang papasok dito sa kwarto ko? Inis na bulyaw ni Nisandro sa kanya. Kung noon ay natatakot pa siya sa tuwing magagalit ito sa kanya, ngayon ay wala na iyong talab. Bakit ba hindi kayo makaintindi? Nagsakit niyo sa ulo.
Napapikit si Hayes. Pikang-pika na talaga siya sa pag-uugali nitong lalaking ito eh. Kung kinakailangan niyang i-real talk ang binata para magising naman ito sa katotohanan ay gagawin niya. Hindi na siya natatakot na mawala ng trabaho at alam niyang hindi hahayaan ni Mrs. Delavin na mawalan siya ng trabaho. Gusto mo ng real talk, Sir Nisandro? Tanong niya. Ayaw niyang mangialam sa buhay ng binata. Pero naaawa na rin kasi siya kay Mrs. Delavin. Araw-araw ay nakikita niya ito kung gaano itong nasasaktan dahil sa anak. Kaya kung kailangan niyang mangialam, gagawin niya na. Bahala na kung masisante siya pagkatapos ng mga sasabihin niya. Pero sana wag naman dahil wala na silang makakain ng pamilya niya. Alam kong wala akong karapatan na pagsabihan ka. Pero sana, makinig ka pa din sa akin. Hindi lang sa'yo umiikot ang mundo. Masakit mawala ng minamahal. Kaya naiintindihan ko kung bakit ka nagkakaganyan. Pero alam mo kung anong hindi ko maintindihan? Iyon ay kung bakit hanggang ngayon, hindi mo pa din mabigyan ng panibagong pagkakataon niyang sarili mo. How can I forgive myself, Hayes? Kung hindi dahil sa akin, ay buhay pa sana ang babaeng pinakamamahal ko. Akong dahilan kung bakit nawala siya. Kaya paano ko bibigyan ng pangalawang pagkakataon ng sarili kong mabuhay kung ako mismo nagtanggal ng karapatang iyon kay Martha? Ang dali-dali lamang ng kailangan kong gawin. Kailangan ko lang mag-drive. Pero hindi ko nagawa ng maayos. Dalawa kaming nasa kotse. Pero bakit si Martha ang pinaka nag-suffer sa katangahan ko? Bakit siya pang nawala? Bakit hindi na lang ako? Na siyang totoong dahilan kung bakit nagkaroon ng aksidente. Ramdam at kitang-kita ni Hayes kung gaanong nasasaktan si Nisandro at nasasaktan din siya para sa binata. Hindi mo naman ginusto yung nangyari eh. It was an accident, Nisandro. Bakit? Sinadya mo bang patayin si Martha? Nagkataon lang na pareho kayong nasa loob ng kotse na naaksidente. Pero nagkaiba naman sa kapalaran. Ito marahil yung wake-up call mo. Ito ang paraan ng Diyos para sabihin sa'yo na hindi pa tapos ang business mo dito sa mundo. Still, ako pa din ang may kasalanan. Walang ibang dapat nasisihin, kundi ako lamang. Mahinang wika nito. Paano mo nasabing ikaw ang dahilan sa aksidenteng iyon? Bakit? Pinlano mo bang patayin siya? Hindi naman, di ba? Kaya paano mo nasabing ikaw ang pumutay sa mag-ina mo? Because just like I said, I was the one driving the fucking car. Pwedeng mangyari ang aksidente kahit kailan, kahit saan, at kahit kanino ni Sandro. Hindi mo makokontrol ang mga nangyari. At tandaan mo, ang Panginoon lang ang may kakayahang bumawi sa buhay natin. Kaya kung ginusto niyang bawiin ang buhay ni Martha, wala ka nang magagawa doon. Ani Hayes, ramdam na ramdam niya ang galit ng kanyang masungit na amo. Natatakot siya at nasisiguro niyang masesesante na talaga siya. Kung wala kang plano na ayusin niyang buhay mo, isipin mo na lang ang iyong ina. Maawa ka naman sa kanya. Gustong gusto niya na maging maayos ka at bumalik sa dati. Move on ka na ni Sandro. Paano ko gagawin yon, ha? Sa tingin mo ba? Makakaya ng konsensya kong... Hindi na pinatapos ni Hayes ang sasabihin ng kanyang amo. Pinangunahan na niya ito. Ang sabi ni Mrs. Delavin, mahilig ka daw magpinta. Bakit hindi mo subukan mag-umpisa doon? Magpinta ka ulit at baka makatulong sa'yo. Kaagad na sagot ng dalaga. Mahirap makalimot? Pero ang mahalaga naman ay sinusubukan mo, hindi ba? Gawin mo to para sa iyong ina. Alam mo bang napakaswerte mo sa kanya? Dahil gagawin niya talagang lahat para sa'yo. At napakaswerte mo dahil may nanay ka pa. Pero anong ginagawa mo? Binabaliwala mo lang siya dahil mas iniisip mo ang sarili mo. Nilay si Nisandro. Seryoso ka ba sa mga sinasabi mo? Baka nakakalimutan mong bulag na ako, Hayes. Paano ako makakapagpinta kung wala akong makita? Ikaw ang magpipinta. At ako naman na magsisilbing mga mata mo. Mahihirapan tayo. Pero ang mahalaga naman, may pagbabago. Hindi ba?
Subukan nating ibalik ang dating ikaw kahit paunti-unti. Sige. Pumapayag ako. Ngunit kung walang patutunguhan itong sitwasyon mo, ikaw lang ang sisisihin ko. Ani ni Sandro. Napalunok si Hayes. Fine. Pero malaki naman ang tiwala ko sa'yo. At alam kong magiging maganda itong naiisip ko. Huwag kang pakasigurado. Kung iyong sarili kong ang doktor walang nagawa para matulungan ako, paano ka pa kaya? We will see about that, Mr. Delavine. Malaki ang kumpiyansang tugon ni Hayes. Anyway, kumain ka na ng lunch at bababa naman ako para makakain na din ako ng lunch ko. Paalam niya. Matapos magpaalam sa kanyang masungit na amo, bumaba na siya sa kitchen. Naabutan niya roon si Mrs. Delavine na nag-iisang kumakain ng tanghalian at mukhang pinagbagsakan ng langit at lupa ang mukha. Stress na talaga ang ginang. Hindi naman niya ito masisisi dahil kung siya rin naman ang nanay ni Sandro, ay talagang mai-stress din siya. Kain ka na muna. Alok sa kanya ni Mrs. Delavine. Tumango si Hayes at saka sumabay na sa pagkain sa matandang ginang. Habang kumakain sila, ay ikinukwento ni Hayes ang napag-usapan nilang dalawa ni Sandro kanina. Maging si Mrs. Delavine ay tuwang-tuwa at excited na sa gagawin nila ni Sandro. Nangako pa ito na ito na mismo ang bibili ng mga painting materials na gagamitin ng anak. Kahit naman ang dalaga ay excited na rin. Ngayon pa nga lang ay iniisip na niya kung ano-anong magandang ipapinta niya sa binata. Siyempre sa una ay yung mga simpleng bagay lang ang ipapapaint niya sa binata. Tapos habang tumatagal ay mag-iiba ng mag-iiba. Sana lang talaga hindi na masungit si Sandro para naman matuwa siya at sipagin lalo na gawin ang kanyang trabaho. Naaalala ko pa naman ang itsura ng fountain ni Mama dito sa garden. Kaya tingin ko, may drawing ko pa yun. Sabi ni Sandro, tumango-tango si Hayes. Nanunuyo na ang lalamunan niya kakadescribe ng bawat detalyeng nakikita niya sa hardin ng mga Delavine. Mabuti na lamang ngayon na ang fountain naman ang idadrawing ng binata ay hindi na niya kailangan i-guide ito sa kung anong itsura niyon. Oh, ano nang nangyari sa pinipinta niyong dalawa? Tanong ni Mrs. Delavine nang madat na nito silang dalawa ni Sandro. As usual, nagpipinta si ni Sandro at siya naman ang taga-describe sa ipipinta ng binata. Hindi mapigilan ni Hayes na mapangiti. Isang linggo pa lamang ang nakalilipas nang magsimula silang dalawa ni Sandro na magpinta. Naaalala pa nga niya noong unang araw nila ay madalas na magmuriyot ang binata at gusto ko agad sumuko dahil nahihirapan ito sa pagdodrawing. It took her a lot of encouraging words before she finally convinced him to try and paint again. Naiintindihan niya ang binata. Hindi rin naman kasi naging madali ang manghirap na pinagdaanan nito noon. Kung kaya't labis niyang nauunawaan kung bakit ganoon na lamang ito. Malaking improvement ni Sandro ngayon, Mrs. Delavine. Hindi ako makapaniwala na nagagawa niyang magpinta ng ganito kagagandang artworks kahit na may disability siya. Kwento ni Hayes, sabay turo sa mga dating napinta ni Sandro na dinisplay niya kanina sa hardin. Kung may pera lang talaga si Hayes, baka gumastos na siya para magkaroon ng art exhibit itong si Sandro. Tingin niya maraming magkakagusto sa mga pinipinta ng binata at baka nga mayroon pang bumili ng mga pieces nito. Sa mga araw na lumilipas ay naging close na rin talagang silang dalawa ni Sandro. Palagi na ba naman silang dalawa ang magkasama? Nabawas-bawasan din kahit paano ang kasungitan ng binata. Nawala na nga rin ang mga masasakit na salita nito sa kanya. Nga pala, Mrs. Delavine, magpapaalam po sana ako na uuwi po ako saglit sa amin. May sakit po kasi ang tatay ko. At gusto ko po sanang tumulong sa pag-aalaga sa kanya. Pangako po, babalik po kagad ako bukas. Paalam ni Hayes. Uuwi ka? Akala ko ba may pupuntahan tayo magandang lugar? Tanong ni Sandro.
magtutupad naman ako sa pangako ko ni Sandro. Dadalhin kita doon sa lugar na madalas kong puntahan sa tuwing nalulungkot ako. Tugon niya. Kailangan mong agahan ang gising mo bukas para maabutan natin ang sunrise. Magandang maabutan natin iyon eh. Tapos, katulad sa nakagawian natin, i-describe ko ulit ang lugar, tapos ikaw ang magpipinta. Sigurado ka bang babalik ka? Paninigurado ng binata. Oo, babalik ako. Dito ako nagtatrabaho kaya bakit hindi ako babalik? Hindi naman nagtagal, nakauwi na si Hayes sa kanilang bahay. Bumili pa siya kanina ng mga prutas na pasalubong sa kanyang ama na may sakit. Ang kanyang ina at bunsong kapatid ang sumalubong sa kanya. Kaagad siyang ininterrogate ng mga ito at kinumusta siya sa trabaho. Ikinuwento naman niya ang mga nangyari sa kanya habang nagtatrabaho para sa mga Delavine. Maagang ibinigay sa akin ni Mrs. Delavine ang sahod ko, Mama. Ito po muna ang bayad mo sa utang natin kay Aling Leia at Aling Nena. Anang dalaga, sabay abot ng ilang libong piso sa kanyang ina. Tila nagningning naman ang mga mata ng kanyang ina nang abutin nito ang mga perang ibinigay niya. Salamat naman at nakakabawas-bawas na tayo sa ating mga utang. Naririndin na din ako sa mga paniningil nila sa atin eh. Mabulit may pambayad na tayo. Nakangiting ani ng kanyang ina. Opo, at sana, iwasan na din natin ang pag-utang uli. Wala naman pong masama sa pangungutang, basta nababayaran. Pero, ayaw ko pong ma-stress na naman tayo sa kakahanap ng ipambabayad. Huwag kang mag-alala at huli na ito. May trabaho ka naman na din kaya, hindi na talaga natin kailangan mangutang pa. Pasensya ka na ha, imbis na kami ng ama mo naghahanap ng pera pambayad sa mga utang namin, ikaw pang nagbayad. Huwag mo na pong alalahanin yan, Ma. Kaya lang din naman kayo ng utang ni Papa para pangtustos sa pag-aaral ko. Kaya ako na pong bahala. Ako na pong magbabayad at may trabaho naman na po ako. Salamat, anak. Napakaswerte namin ang tatay mo sa'yo. Mahal na mahal ka namin, Hayes. Mahal na mahal ko din po kayo. Matapos makipag-usap ni Hayes sa kanyang ina, binisita naman niya ang kanyang ama na nagpapahinga sa kwarto nito. Niyakap at humalik sa kanya ang ama at panay ang pangangamusta nito sa trabaho niya. Okay lang naman po sa trabaho ko, Papa. Huwag mo po akong alalahanin at unahin mo na lamang po ang pagpapagaling. Sa gabing iyon ay masayang nagsalusalo ang pamilya ni Hayes ng hapunan. Napuno sila ng kwentuhan. Maging ang ugali ng kanyang mga amo ay inalam din ang kanyang mga magulang. Mahirap na raw kasi at baka inaapi siya ng mga ito, katulad sa napapanood nilang mga palabas sa telebisyon. Iyong tipikal na mayayaman na nang-aalipusta ng mga mahihirap. Natatawa na lamang si Hayes. Masyado yatang nawili ang kanyang pamilya sa pananood ng mga drama. Mababait po mga Delavine. Lalong-lalo na po si Mrs. Delavine. Kung hindi po dahil sa kanya, baka hindi po ako tumagal sa trabaho. Mabuti naman kung ganon, hindi na namin kailangan mag-alala pa ng iyong ina. Maagang natulog si Hayes. Kailangan niyang maagang magising kinabukasan. Dahil may pagdadalhan pa siya kay ni Sandro na isang napakagandang lugar. Sigurado ba kayong hindi na kayo magpapahatid sa pupuntahan niyo, Hayes? Hindi ba masyadong delikado? Nag-aalalang tanong ni Mrs. Delavine. Bumiti si Hayes. Hindi na po, Mrs. Delavine. Ligtas naman po sa pupuntahan namin, kaya hindi niyo na po kailangan mag-alala. Ako na din pong bahala kay Sir Nisandro. Tumango ang ginang. Sige, mag-iingat kayong dalawa ha. Matapos magpaalam sa ginang, lumakad na rin sina Hayes at Nisandro. Nagtaksi lamang sila papunta sa paboritong lugar ni Hayes. Ilang sandali pa ay muling nakita ng dalaga ang lugar kung saan siya madalas pumunta kapag nai-stress siya noon sa pag-aaral niya. Ingat-ingat ka lang sa paglalakad ha. Mabato kasi dito sa cliff, baka matalisod ka. Natatawang anya habang iginigiya ang binata patungo sa dulong bahagi ng cliff.
Ito ang paborito kong tambayan nung nag-aaral pa ako. Sobrang peaceful kasi ng lugar na to. Masarap at sariwa ang hangin dito kaya talagang mare-refresh ang utak mo. Sayang lang at hindi mo nakikita ang napakagandang view na nakikita ko ngayon. Pero pangako, ibabalik kita dito kapag nakakakita ka na ulit. Mahabang litanya ni Hayes. Natawa si ni Sandro. Makakakita ulit. Mukhang imposible na yatang mangyari yan. Ang mabuti pa, i-describe mo na lamang sa akin ang mga nakikita mo at ang makapagsimula na ako sa pag-ipinta. Ang negative mo talaga ni Sandro. Hindi ba't sabi ng iyong ina na naghahanap siya ng mga mata para sa'yo? Alam mo ba kung gaano katagal bago makahanap si Mama ng mga mata para sa akin? It will take some time, Hayes. Baka nga, taon pang bilangin bago ko makakitang muli. Huwag mong mamalaitin si Mrs. Delavine. Mahal na mahal ka ng iyong ina at handa niyang gawin ang lahat para sa'yo. Kaya natitiyak kung hindi magtatagal, makakakita ka na ulit. Hindi ko naman minamaliit si Mama. Ayoko lang din talagang umasa. Tapos sa huli, ay masasaktan lang din naman. Kung sa bagay, may punto rin naman ang binata. Mahirap nga naman kung aasa siya, tapos ay mauuwi lang sa wala ang lahat. Malag na napabuntong hininga si Hayes at saka nagsimula ng ayusin ang canvas na gagamitin ni Sandro. Inayos na rin niya ang mga paintbrush at pinturang gagamitin nito. Handa ka na ba? Tanong ni Hayes sa binata. Yes, ma'am. Nakangising tugon nito. Natawa si Hayes at kalaunan ay sinimulan na ang pagde-describe sa binata kung ano ang mga nakikita niya. Nagahalo-halo ang mga kulay na dilaw, asul at puti sa kalangitan habang unti-unting nagpapakita ang haring araw. May mga lumilipad na agila sa himpapawid at malakas ang alon sa mabatong dagat. Sa hindi kalayuan sakit na kinaroroonan natin ay mayroong mga maliliit na bangka na nakatali. Sobrang payapat at napakatahimik ng lugar. Palibhasa, tayo lamang dalawang narito. Kailang bigat sariwa din ang hangin. Pagkatapos i-describe ni Hayes ang buong lugar, ay ibinalik naman niya ang paningin sa binata, na kanina pa rin nagsisimula sa pagguhit. Lapis pa lamang ang ginagamit nito sa iginuguhit niya, ay kitang-kita na kaagad ni Hayes kung gaano kaganda iyon. Ganoon palagi ang reaksyon ng dalaga sa tuwing panonoorin niyang gumuhit ang binata. Napakaganda at hindi mo mahahalatang may kapansanan sa paningin ang gumawa niyon. You're really a good painter ni Sandro. Kung hindi lang ako personal nurse mo at kung hindi ko lang siguro alam na wala ka nakikita, hindi ako maniniwala na ang isang katulad mo ang may kayang gumawa ng ganito kaganda at kaperpektong painting. Puna ni Hayes. Stop flattering me so much, Hayes. At hindi ko naman magagawa ang lahat ng ito kung wala ang tulong mo. Kaya, higit kanino man, ay sa'yo dapat ako magpasalamat. Maraming salamat kasi kahit sa kabila ng mga sasakit na salita na sinabi ko sa'yo itong mga nakaraang araw lang, hindi mo pa din ako sinusukuan. Ikaw lang ang nag-iisang nurse na nakatagal sa pag-uugali ko. Nakita ni Hayes ang pagkapa sa hangin ni Sandro. Kaagad naman niyang iniabot sa binata ang kanyang kamay. Iyon nga lang, hindi pa man nagtatagal na magkalapat ang kanilang mga kamay ay nahila na pabalik ni Hayes ang kanyang mga kamay matapos makaramdam ng bulta-bultahing kuryente. Napasinghap ang dalaga kasabay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi na bago sa kanya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sapagkat palagi naman iyong naguhurumintado kapag magkasama silang dalawa ng binata. Ang awkward tuloy bigla. Bumalik si Sandro sa pagguhit na ginagawa nito. Samantalang si Hayes naman ay nagsimula na rin kuhanan ng mga larawan ang kanyang paboritong lugar. Pagkatapos ay in-upload na rin niya iyon sa kanyang social media. Masyadong tahimik pala pag wala tayong pinag-uusapan. Tanging ihip lamang ng hangin ang naririnig ko. Natatawang ani ni Sandro. Hayes' lips parted.
Oh, sorry. Wala naman kasi akong maisip na topic nating dalawa eh. At naisip ko din na huwag ka munang gambalain habang gumuguhit ka. Ayos lang naman kung magsasalita ka. Kaya ko naman magpinta habang nakikinig sa mga sinasabi mo. Natawa si Hayes. Pwede ba akong magtanong ng personal? Kinakabahang tanong niya. Sige, ano yun? Gaano na kayo katagal na magkarelasyon ni Martha? Igit 10 taon na. First love ninyong isa't isa? Ang tagal din pala ng relasyon nyo, no? Oo. Corny man pakinggan pero parehong una namin ang isa't isa sa lahat ng bagay. First love, first kiss, first boyfriend, first girlfriend. Alam mo bang naplano ko ng buhay ko kasama siya? Nung nalaman kong magkakaanak na kaming dalawa, pinlano ko na ding pakasalan si Martha. Bata pa kami nung mga panahong yun. Pero siguradong sigurado na ako na siya lamang ang gusto kong makasama habang buhay. At wala nang iba pa. Pero mukhang hindi sang-ayon sa akin ang tadhana eh. Kung kailan ako masayang masaya na sa buhay na mayroon ako, kasama ang babaeng pinakamamahal ko, ay saka naman siya kinuha at binawi sa akin. Hindi maiwasan ni Hayes ang maingit kay Martha. Kahit patay na ito, ay kita niya pa rin sa mga mata ni Nisandro kung gaano nito kamahal ang namayapang nobya. Siya kaya, kailan kaya siya makakatagpo ng lalaking mamahalin din siya, kagaya ng labis na pagmamahal ni Nisandro kay Martha. Nakakatuwa naman pala, at the same time nakakapanghinayang din. Siguro, kasal at may mga anak na kayo ni Martha kung hindi lang siya namatay. Komento ni Hayes. Sinubukan mo bang mag-move on? O may plano ka man lang ba? Nitong mga nakaraang taon, ang sabi ko sa sarili ko, ayos na ako sa kung anong mayroon ako. Nakalimutan ko na din kasi kung paano intindihin ang sarili ko matapos ang nangyari kay Martha. At masyado ko din kasing dinamdam ang pagkamatay niya. Pero simula nang dumating ka sa buhay ko, aaminin ko, unti-unting may nagbabago sa akin. Parang nagkakaroon ulit ako ng dahilan na muling lumaban sa hamon ng buhay. Naging wake-up call ko ang pang-real talk mo sa akin noon. At para akong biglang natauhan. Ang totoo niyan, awang-awa na din kasi ako sa nanay mo. Naisip ko, paano kung ako may pinagdadaanan na katulad sa pinagdadaanan mo? Hindi ko kayang makitang nasasaktan si mama dahil lang sa nasasaktan din ako. Wala naman din akong planong mangialam sa buhay mo dahil hindi naman iyon kasama sa job description ko bilang personal nurse mo. Kaya lang, madalas hindi ko na talaga makontrol ang bibig ko eh. Pero masaya akong marinig na kahit apano, nakatulong pala ako sa'yo. Malaking tulong ang binigay mo sa akin, Hayes. Kaya maraming maraming salamat. Matapos ang kanilang mahabang pag-uusap, ay muling ibinalik ni Nisandro ang kanyang focus ay ginuguhit. Ilang sandali lamang ay tumaas na rin ang tuluyan ng haring araw at nagiging masakit na sa balat ang sikat niyon. Mabuti na lamang at tapos na rin naman ang binata sa pag-uguhit at kinukulayan na lamang nito iyon. Nakamamangha talaga ang talento ng binata sa larangan ng pagguhit nang tingnan niya ang ginagawa nito. Mainit na. Umuwi na tayo at sa bahay ko na ito kukulayan. Anyaya ni Nisandro. Tumango si Hayes at saka inayos na ang mga gamit na daladala nila. Inalalayan na rin niya ang binata papaba sa cliff. Mabuti na lamang at may taxi kaagad na naghihintay sa baba kaya hindi na rin sila nagtagal doon at tuluyan na silang nakauwi sa mansyon ng mga De La Vine. Mag-breakfast na muna kayong dalawa bago kayo magpatuloy sa gagawin ninyo. Ani Mrs. De La Vine. Dali-dali naman na dumunog sa pagkainan si Hayes. Saktong-sakto dahil kanina pa rin talaga siya nagugutom. May magandang balita nga pala ako. Nakahanap na ako ng donor ng mga mata para sa iyo anak. Next month na ang operasyon mo. Masayang balita ni Mrs. De La Vine. Namangha si Hayes
Masaya siya para kay Nisandro at talagang deserve nito na muling makita kung gaano kaganda ang mundo. Ngunit hindi rin niya mapigilang malungkot at mangamba. Kapag muling nakakita na si Nisandro, ay hindi na siya nito kakailanganin. Hindi na nito kailangan ng personal nurse. Dapat na ba siyang humanap ng panibagong trabaho? Siguro magtatrabaho na siya sa ospital katulad ng matagal niyang pangarap. Tama, iyon na nga ang gagawin niya. 7. 7 beses na naririnig ni Nisandro ang malalim na pagbuntong hininga ni Hayes. Tahimik din ang dalaga at hindi siya sanay roon. Sa tuwing binabantayan kasi siya nito kapag gumuguhit siya, ay hindi naman nawawala ang pangungulit at mga tanong nito sa kanya. Ngayon lang talaga nawala. May problema ba, Hayes? Tanong niya. Hindi na napigilan ni Nisandro na magtanong sa dalaga. Wala. Wala naman. Sigurado ka ba? Mukhang may problema ka eh. Muling bumuntong hininga ang dalaga. Don't get me wrong ha. Masaya naman ako na makakakita ka na ulit. Pero hindi ko alam kung bakit nalulungkot ako na malapit na akong umalis. Tugon ng dalaga. Napamaang ang binata. Oo nga ano, kung makakakita na siya, tsak na hindi na niya kakailanganin ang tulong ni Hayes. Ngunit bakit parang may parte sa kanya na hinihiling na sana hindi tuluyang umalis ang dalaga? Ang totoo niyan, hindi na rin niya maintindihan ang sarili. Natutuwa siya sa tuwing nakakasama ang dalaga at sa ilang sandali na pagtatrabaho ng dalaga para sa kanila, ay nasanay na siya na palagi itong kasama. Nasanay na siya sa presensya nito. Eh di magtrabaho ka pa din para sa amin. Tugon niya. Alam mong hindi maaari yan ni Sandro. Aalis at aalis pa din talaga ako dito sa mansyon niyo. Mapapaaga nga lang. Natahimik si ni Sandro. Ayaw niya pa sanang umalis si Hayes. Pero tama rin naman ang dalaga. Hindi pwedeng manatili rin ito sa kanila. Imbis na mag-isip-isip pa, nagpatuloy na lamang siya sa kanyang pagpipinta. Isa ito sa mga ipinagpapasalamat ni Nisandro kay Hayes. Hindi niya akalain na muli niyang mamahalin ang pagpipinta sa kabila ng kapansanan niya. Ang tagal na rin niyang kinalimutan ang mundo ng pagpipinta, pero dahil sa pagkumamilit ni Hayes, ay muli niyang binalikan ang hobby na yun. Nakausap ko nga pala si Mrs. Delavin kanina. Pumayag siya na humanap ng lugar kung saan natin pwedeng i-display itong mga paintings mo para magkaroon ka ng sarili mong art exhibit. Ani Hayes, rinig na rinig niya sa boses ng dalaga ang labis na kasiyahan at excitement. Napangiti rin si Nisandro. Mabilis na lumipas ang mga araw. Mas lalo silang naging madalas na magkasama ni Hayes. Natutuwa talaga siya sa pagiging kalog at sa kakulitan ng dalaga. Kahit na nga ang mga kasama nila sa bahay, ay palaging si Hayes ang topic ng mga ito, lalo na kung gaano kabait at kagalang ng dalaga. Ang swerte siguro ng lalaking mamahalin ni Hayes. Complete package na ang dalaga. Nasa garden silang dalawa ngayon. Nagpipinta ulit siya habang ramdam naman niya ang panonood sa kanya ng dalaga. Isang linggo na lamang at magkakaroon na siya ng sarili niyang art exhibit. Excited siya na nanghihinayang. Excited dahil matutupad na ang isa sa mga pinapangarap niya. At labis naman na nanghihinayang dahil hindi man lang niya makikita kung ano ang mga mangyayari, bagamat malakas naman ang kanyang pakiramdam. Magkwento ka naman ng tungkol sa'yo, Hayes. Nakailang boyfriend ka na? Narinig niya ang mahinang paghagik-hik ng dalaga. Never pa akong na-in love at nagka-boyfriend ni Sandro. His brows furrowed. Bakit naman? Mabait ka naman. Masipag at marespeto. Imposibleng walang magkakagusto sa'yo. Anya, mayroon naman na ilang naniligaw sa akin noon. Pero wala akong in-entertain sa kanila. Bukod kasi sa mas focus talaga ako sa pag-aaral ko, abala din ako sa trabaho ko. Mahirap lang kasi ang buhay namin at kailangan tulungan ng parents ko.
sa mga gastusin sa pag-aaral ko para kahit paano, makapagpahinga naman sila. Eh, ngayon naman, tapos ka na mag-aral at nagtatrabaho ka na. Wala akong oras para dyan ngayon. Ang goal ko naman ngayon ay makapagtrabaho at kumita ng maraming pera para hindi na kailangan magtrabaho ni na mama at papa at para mabigyan ko sila ng magandang buhay. Ang swerte ng pamilya mo sa'yo. Mukhang mahal na mahal mo sila. Eh oo. Sobrang mahal na mahal ko talaga ang pamilya ko. Sabi ko nga sa sarili ko, hindi na bali kung tumanda akong dalaga dahil sa pagtatrabaho. Ang mahalaga, mabigyan ko sila ng maginhawang buhay. Buong buhay ni Nisandro na sanay siyang nakukuha ang lahat ng gusto at pangangailangan niya ng walang kahirap-hirap dahil sa yaman na mayroon ng pamilya niya. Ngayon na naririnig niya kung gaano kahirap ang buhay ni na Hayes, nagpapasalamat siya sa kanyang mga magulang sa magandang buhay na mayroon siya ngayon. Nang matapos siya sa pagpipinta, nagpatid na si Nisandro sa kanyang silid. Habang nakahiga sa kama, panay ang pag-iisip niya ng paraan para matulungan si Hayes at ang pamilya nito. Gusto niyang bumawi sa dalaga at sa lahat ng mga naitulong nito sa kanya. Ngunit paano? Paano niya tutulungan ang dalaga? Dahan-dahan lang sa paglalakad ni Sandro ha. Huwag kang magmadali, taalalayan naman kita. Sabi ni Hayes sa binata habang inaalalayan ito pataas sa cliff na pinuntahan nila noong nakaraan na nagpinta ang binata. Nag-request kasi si Nisandro na muli silang bumalik noon at mukhang nagustuhan ng binata ang paboritong lugar niya. Hapon naman sila pumunta ngayon at nagdala siya ng pagkain nilang dalawa. Nagdala rin siya ng gitara para may pagkakaabalahan naman siya habang muling nagpipinta ang binata. Inakabahan ako sa operasyon ko. Ang dami kong iniisip. Paano kung hindi successful ang operation? Paano kung hindi pa rin ako makakita pagkatapos? Tanong ng binata. Nangunot ang noo ni Hayes. Ang negative mo naman masyado. Huwag kasing mag-isip ng ganyan. Isipin mo na lang na magiging successful ang operation mo. Anya. Manidibago siguro ako kung maging successful ang operation. Ang tagal ko na ding walang makita. At ngayon na may posibilidad na muli akong makakita. Hindi ko alam kung anong klaseng pag-a-adjust ang gagawin ko. Huwag ka mag-alala dahil narito naman kaming lahat para sa'yo. So, suportahan ka namin at aalalayan hanggang sa maging okay ka na at nakakakita ka na ulit. Aalis ka na ba kapag nakakita na ako ulit? Tumango si Hayes. Oo, naghahanap na nga ako ng mapapagtrabahuhan. Hindi mo na kasi kailangan ng tulong ko kapag nakakakita ka na ulit eh. Hindi naman pwedeng manatili pa ako sa panahong yun. But I don't want you to leave, Hayes. Nasanay na ako na palagi kang kasama. Hindi ko alam ang gagawin ko kung umalis ka na. Humalakhak si Hayes. Medyo clingy ka pala, no? Paano naman ako mag-i-stay sa inyo eh wala naman na akong trabaho doon. Hindi rin pwedeng hindi ako magtatrabaho dahil marami kaming utang na kailangang bayaran. Anya. Napipilan si Nisandro. Hindi na muling nakasagot ang binata. Mukhang iniisip pa yata nito kung paano siya hindi makakaalis sa pagtatrabaho sa kanilang pamilya. Eh hindi naman pwede ang ganoon at kailangan niya pang magtrabaho. Kailangan niyang kumita. Kailangan niya ng pera. Ilang araw ang mabilis na lumipas. Dumating na rin sa wakas ang araw na ooperahan na si Nisandro. Hindi naman kailangan pero nag-i-insist si Hayes na sumama sa mag-inang Delavine patungo sa hospital. Mag-stay rin doon ang ilang araw si Nisandro matapos ang operasyon. Pero sana talaga maging successful ang operasyon ng binata para makakita na itong muli at bumalik na sa dati ang buhay nito. Thank you so much, Hayes. Hanggang sa operasyon ni Nisandro ay hindi mo siya iniwanan. Anang ina ng binata. Nasa loob na ng operating room si Nisandro at naghihintay naman silang dalawa ng ina nito sa labas.
Tatagal din daw ng ilang oras bago tuluyang matapos ang operasyon ng binata. Ngumiti si Hayes. Walang anuman po, Mrs. Delavine. Sa ilang linggo na naging personal nurse po ako ni Sandro, ay tinrato ko na din siyang kaibigan. Bilang kaibigan niya po, narito ako para suportahan siya at ipagdasal na sana makita na siyang muli. Anya, maraming salamat, iha. I really appreciate it. Tumango ang dalaga. Ma'am, ngayon po na nakakakita ng muli si Sandro, personal po sana ako magpapaalam na mag-resign na po ako. Ha? Why? I thought magkaibigan kayo ng anak ko. Opo, ma'am. Pero wala na po akong trabaho sa inyo. Ngayon na nakakakita na po sa ni Sandro, hindi na po niya ako kailangan. Matapos sabihin iyon, kinuha ni Hayes ang ginawa niyang resignation letter na nasa loob ng kanyang bag at inabot iyon sa ginang. Sobrang mamimiss niyang magtrabaho para sa mga Delavine. Ang bait-bait sa kanya ni Mrs. Delavine at ni Sandro na rin. Oo, nung una hindi talaga sila magkasunong dalawa at palagi siyang inaaway ng binata. Ngunit hindi naglaon ay naging maayos din naman ang relasyon nilang dalawa. Nagkasundo silang dalawa at tingin naman niya marami na rin siyang naitulong sa binata kahit papaano. Mukhang hindi na kita mapipigilan pa, Hayes. At buo na talaga ang desisyon mo na umalis. Huwag kang mag-alala at i-recommend kita sa ospital na ito ng kaibigan ko para dito ka na magtrabaho. Ani Mrs. Delavine na nagpangiti ng gusto kay Hayes. Kailangan-kailangan niya ang recommendation na iyon para sa paghahanap ng panibagong trabaho. Thank you po, Mrs. Delavine. Sobrang malaking tulong po nito sa akin. Maraming salamat din po kasi ako po ang napili niyong maging nurse ng anak ninyo. Marami po akong natutuhan at nabayaran ko din po ang mga utang namin. Sagot niya, "You're welcome, Hayes." Ilang oras din ang pinaghintay ni na Hayes at Mrs. Delavine sa labas ng operating room bago matapos ang operasyon ni Sandro. Laking tuwa nilang dalawa ni Mrs. Delavine nang inanunsyo ng doktor na successful ang naging operasyon nila sa mga mata nito. Ngayon ay ang paggaling na lamang ng binata ang kailangan nilang hintayin at pagkatapos na iyon ay maaari na rin siyang umalis. Sa isiping aalis na siya ay parang may kumukurot sa puso ni Hayes. Ayaw niya pang umalis. Sa loob ng maikling panahon na nakasama niya si ni Sandro, ay natutuhan na rin niya itong mahalin. Hindi siya umaasa na magkakaroon ng katugon ang nararamdaman niya sa binata. Dahil alam niya kung gaano nito kamahal si Martha. Ang tanging gusto niya lang talaga ay makasama pa ang binata. Ngunit kahit na iyon ay hindi na niya pagbibigyan pa ang sarili. Mabuting umalis na lamang siya kaagad ngayon kaysa mas lalong lumalim ang nararamdaman niya para sa binata. Matapos ang isang linggong pagpapahinga ni Sandro matapos ang operasyon nito, ay sa wakas, dumating na rin ang araw na tatanggalin na ang benda nito sa mga mata at malalaman na rin nila kung nakakakita na ngang muli si ni Sandro. May request sana ako, Mama, bago tanggalin ang benda sa mga mata ko. Ani ni Sandro, natigilan ang doktor sa akmang pagtatanggal nito ng benda sa kanyang mga mata. Ano iyon, iho? Tanong ni Mrs. Delavine. Gusto ko po sanang si Hayes ang una kong makita kapag nagmulat na ako ng mga mata ko, Mama. Ani ni Sandro, napamaang si Hayes at napaturo sa sarili niya. Bakit ako? Hindi ba dapat si Ma'am Dorothy muna? Nagtatakang tanong niya. Kasi ikaw yun ang bigay sa akin ng panibagong pag-asa. I know how difficult it was to handle me. I'm always mad at everything and everyone. And I intend to hurt all the people around me because of my suffering. Ang dami ko naging private nurse noon. At lahat sila, hindi makaya ang masahol kong pag-uugali. I was also mean to you on your first day. Pero kahit na ganun, natili ka pa din at tinulungan ako makabangon ng tuluyan. Kahit na alam kong sobrang imposibleng mangyari.
kung yung mga therapy doctors ko nga noon walang nagagawa para tulungan ako. Ano ka pa kaya? Pero namangha ako sa paraan mo ng pag-handle sa pagiging bitter ko sa buhay. Hindi ko gustong panging alam mo noon sa buhay ko. But I like the changes in my life now. Her heart swelled because of his words. Thank you for telling me that, Miss Sandro. O buong akala ko, tingin mo sa akin ay malaking apple sa buhay mo. Hindi din naman kita masisisi dahil naging pakailamera naman talaga ako eh. Ikaw lang yung malaking apple sa buhay ko. Nahanda akong tanggapin. Natatawang ani to. Natawa rin siya at maging ang ina na rin ng binata at ang doktor nito. Kalaunan, iminuwestra ng doktor ni Sandro na tatanggalin na nito ang benda sa mga mata ng binata. Tumango si Mrs. Delavine at kaagad na sumunod naman ang binata. Habang nanonood si Hayes sa ginagawa ng doktor, ay panayang chant niya sa kanyang isipan na sana ay successful ang naging operasyon ng binata at nakakakita na itong muli. Pwede mo nang buksan ang mga mata mo, Mr. Delavine. Ani ng kanyang doktor. Nakita ni Hayes ang dahan-dahang pagmulat ni Sandro. Medyo nahirapan pa nga ang binata noong una na mag-adjust sa maliwanag na ilaw. Ngunit kalaunan ay narinig niya ang mga hiyaw nito. Nakakakita na ako ulit. Nakikita na kita, Hayes. Nakikita ko na kayo ni Mama. Masayang anang binata. Napapalakpak sa tuwa si Mrs. Delavine at ang laki-laki rin ang pagkakangiti niya sa binata. Iyon nga lang, unti-unti ring napalitan ng lungkot ang mukha ni Hayes. Ito na talaga. Aalis na siya. Hindi na kailangan ni Sandro ang tulong at pag-aalaga niya dahil nakakakita na itong muli. Congratulations, Mr. Delavine. Bati ng doktor. May ilan pa itong sinabi at ibinilin bago nagpaalam na aalis na. Congratulations, and I'm so happy for you, Sandro. Pangalagaan mo mabuti yung mga mata mo, ha? Aniya. Thank you so much, Hayes. Tama kang hinalo ko noon. Maganda ka nga talaga. Kumento ng binata. Napangisi si Hayes. Hindi ko naman alam na may pagkabolero ka pala, Mr. Delavine. Natawa silang pareho. Iyon na ang huling pagbisita ni Hayes kay Sandro sa ospital. Hindi na niya hinintay na makauwi ang binata at nagpaalam na siya kay Mrs. Delavine na aalis na siya. Labis-labis ang sakit na nadarama niya nang hindi man lang siya nakapagpaalam sa binata. Natatakot kasi siyang mas lalo lamang masaktan kung magpapaalam pa siya dito. Makalipas ang isang buwan, walang ginawa si Hayes kung hindi ang mag-focus sa kanyang bagong trabaho. Sa wakas, nakakapag-duty na rin siya sa ospital katulad ng matagal na niyang pinapangarap. Ito naman din talaga ang gusto niyang trabaho. Kinailangan niya lang kaagad ng pera noon pambayad sa mga pinagkakautangan ng pamilya niya. Kaya nakiusap siya sa kaibigan niyang may-ari ng agency na kinontak naman ni Mrs. Delavine. Noong una, aaminin niya na nahirapan talaga siya sa pag-adjust. Ngunit kalaunan, ay nasanay na rin siya. Iba-iba kasi ang naging pasyente niya araw-araw. At lahat ng mga naging pasyente niya ay nakasundo niya, kaya sobrang gaan talaga ng trabaho niya. Si Sandro naman, nabalitaan niyang bumalik na ito sa mundo ng pagnenegosyo. Ang binata na kasi ang muling humahawak sa mga negosyo ng kanilang pamilya at ang huling balita naman niya kay Mrs. Delavine ay nasa ibang bansa ito para magbakasyon. Deserve na deserve naman iyon ng ginang matapos ang lahat ng sakripisyo nito para sa anak. Sinubaybayan din ni Hayes ang bawat interview ni Sandro sa kung saan saan. Mapa newspaper man o magazine. Kilig na kilig pa nga siya eh. Parang habang tumatagal ay lalong gumagwapo ang binata. Lalong kay hirap na tuloy nitong abutin. Tapos na ba ang duty mo, Nurse Hayes? Tanong ni Yvette. Kasamahan niya sa trabaho. Oo, natapos na din ako sa pag-endorse at dumating na din ang kapalitan ko sa duty. Tugon niya. See you tomorrow then? O siya nga pala, may naghihintay nga pala sa'yo dyan sa labas. Boyfriend mo yata?
In fairness, sobrang gwapo ha. Nangunot ang noo ni Hayes. Ha? Naghihintay sa akin? Sino? Hindi ko kilala eh. Ang mabuti pa, labasin mo na para malaman mo kung sino. Tumango si Hayes at nagpaalam na kay Yvette. Lumabas na si Hayes at laking gulat niya nang makitang naroon si Nisandro at seryosong naghihintay sa kanya. Kinilig si Hayes nang makita kung gaano kagwapo ang binata sa suot nitong black suit. Kulay asul na asul ang mga mata ni Nisandro, matangos ang ilong niya at kulay pula ang mga labi. Mas lumakari ang katawan nito kumpara noong huli silang nagkitang dalawa. Ang gwapo ni Nisandro, shit! Anong ginagawa mo dito, Nisandro? Nagtatakang tanong niya sa binata. Pwede ba tayo mag-usap? Tumango si Hayes. Naunang tumalikod si Nisandro at sumunod naman siya. Hindi niya alam kung ano pa bang kailangan nilang pag-usapang dalawa. Mas lalong hindi niya alam kung anong ginagawa nito rito sa trabaho niya. Para saan pa? Malakas ang kalabog ng puso ni Hayes habang sumusunod sa binata. Tumigil lamang sila nang makarating na sa basement ng ospital. Anong pag-uusapan natin ni Sandro? Tanong niya. Bakit hindi ko nagpaalam sa akin na aalis ka na? Kunot noong tanong nito sa kanya. Nagulat si Hayes nang unti-unting lumapit sa kanya ang binata. Panay naman ang pag-atras niya patalikod hanggang sa mga corner siya ng binata. Anong hindi nagpaalam? Bago pa man natuloy ang operasyon mo, nasabi ko na sa iyo na aalis ako. Hindi mo na din naman ako kailangan dahil nakakakita ka na. Kaya bakit pa ako mananatili sa inyo? Trabaho lang ba talaga ang tingin mo sa akin, Hayes? Sa mga araw na nasa amin ka, wala ka man lang ba talagang naramdaman na kahit ano para sa akin? Seryosong tanong nito. Her brows furrowed. What do you mean, Nisandro? Anong nararamdaman para sa'yo? Noon pa lang mahal na kita, Hayes. Minahal kita sa lahat-lahat ng ginawa mo para sa akin. Naging mahirap din para sa akin na aminin ang nararamdaman ko para sa'yo. Dahil nasanay na ako na si Martha ang mahal ko. Pero wala eh. Minahal na kita. Natayo kong pigilan ang sarili ko na mahalin ka pa ng lubos. Nung umalis ka, hinayaan lang kita. Alam mo kung bakit? Kasi inayos ko muna ang sarili ko. I made peace with my past. Para mabigay ko ang sarili ko sa'yo ng buong buo. Pero ni minsan, hindi ka nawala sa isip ko. Ilang beses kong ginusto na puntahan ka at nang magkausap tayo para maamin kong nararamdaman ko. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Mahal mo ko? Hindi makapaniwalang wika ni Hayes. Malakas ang kalabog ng kanyang puso at ramdam na ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang pisngi matapos marinig ang confession nito sa kanya. Hindi maiwasang mapangiti kasi may katugon naman pala ang nararamdaman niya para sa binata. Oo, mahal na mahal kita, Hayes Wazon. Sana may katugon ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi mo kailangang hilingin yan. Dahil talagang mahal na mahal kita ni Sandro. Umalis ako kasi akala ko yun ang magandang gawin dahil natatakot akong mas talo pa kitang mahalin at mahirapan na akong mag-move on kung hindi mo naman pala ako mahal. You've become a vital part of me now ni Sandro. Ayokong mawala ka sa akin kasi mahal na mahal kita. Pag-amin niya. Ngumiti si Nisandro ng pagkatamis-tamis. Hindi ko din alam kung makakaya ko bang mawala ka sa akin, Hayes Tuazon. Mahal na mahal din kita. This broken man loves you so much. I love you more. I love you the most. Mas mahal kita. I doubt it. Mas mahal kita, Hayes. Natatawang tumango na lamang si Hayes. Mukhang hindi naman siya mananalo kay Nisandro sa pagsasabi kung sino sa kanilang dalawa ang lamang sa pagmamahal sa bawat isa. Ang mahalaga na lang ngayon kay Hayes ay ang kaalamang mahal din siya ng binata. Aarte pa ba siya?
Tapos na ang trabaho mo, di ba? Pwede bang sumama ka sa akin? May pupuntahan lang tayo sandali. Ani ni Sandro. Tumango si Hayes. Kalaunan, sumakay na silang dalawa sa kotse ni Sandro at hindi niya alam kung saan ang punta nilang dalawa. Sinubukan naman niyang magtanong sa binata, ngunit ngiti lamang ang tugon nito sa kanya. Hanggang sa makarating sila sa isang lugar kung saan madalas magkaroon ng art exhibit. Naunang bumaba ng sasakyan si Sandro at pinagbuksan naman siya nito. Nagunot ang noon ni Hayes nang bigla siyang lagyan ng blindfold ng binata at saka siya dahan-dahang inalalayan papasok sa loob. Napakapit si Hayes sa binata sa takot na baka madapa siya or something. Mabuti na lamang at nakarating naman sila sa loob nang walang nangyayaring kung ano sa kanya. Are you ready to see my surprise, babe? Tanong nito. Tumango si Hayes. Narinig niyang bumilang ng tatlo si Sandro. Pagkasabay niya, ng ikatlong numero ay ang pag-alis din ng blindfold ni Sandro sa kanya. Ilang sandali pagkatapos mag-adjust ng mga mata niya ay tumambad sa dalaga ang iba't ibang painting sa kanya. Ang gaganda niyong lahat at napakarami pa. Hindi siya makapaniwala. Ikaw bang gumawa ng lahat ng ito? Tanong ni Hayes habang isa-isang pinagmamasdan ang mga paintings niya. Yes. Pasensya ka na kung hindi kagandahan ng mga yan, ha. Masyado kasing perpekto ang iyong mukha na kahirap iguhit ng isang tulad ko lamang. Ano bang pinagsasabi mo dyan, Sandro? Sobra-sobra pa nga itong mga paintings mo sa akin, eh. Maraming salamat. Nagustuhan mo ba? Oo, gustong-gusto ko. Thank you so much, Sandro. I really appreciate it. You're welcome. And I love you so much, Hayes. I love you too. Nakangiting sagot ni Hayes. Ngumiti rin si Sandro at sa kamarahan siyang hinalikan sa mga labi. Parang ang sarap magtatalon sa tuwa. Mahal siya ng lalaking mahal na mahal din niya. Aba, bibihira na lang iyong mga pag-ibig na nabibigyan ng katugunan, no? At ang swerte-swerte niya kasi isa siya sa mga iyon.